Yes, sa ating Sulian ng Bayan, Idol, andito si Mr. Ronaldo de Ogracias. Siya ay nagsoli na ng wallet na naglalaman ng 16,490 pesos. Wow. 10,000 yen, 50 Australian dollars, 700 yuan, and... Ay, ano ba ito? Ito pala, ba? Idol. And 120 Hong Kong dollars. And overall, Idol, meron po yung lamang 29,242.57. Wow! Ang nagsoli, Idol, ay si Mr. Wow. Ronaldo de Ogracias ng TGP Delivery Driver. Isa po siyang TGP Delivery Driver. Kasama niya si Mr. Michael Regondola and Mr. Rogelio Hamito. At ang may-ari niyan, Idol, ay si Mr. Dexter Lim. At ang kukuha ay ang kanyang kaibigan na si Mr. Darwin John Marzan. Saan yung ano natin, authorization? Kailangan, siyempre, pasensya na sara. Laking pera kasing involved dito. Siguraduhin na namin na tama yung kukuhan tao. Inauthorize, otherwise kami babalikan. Okay, check. ID ni Sir Dexter Lim. ID ni Sir Darwin, check. Okay. At sandali yung sulat. Sulat na pinapayagan. Saan na ba yun? Authorization. Okay, this is to authorize. Okay, check. Alright, bigay na kaagad, sir. Okay. Sir Darwin, pakibilang lang po. Sige po, pwede niyong pakita sa camera. Dapat po. Ito na lang po. Hindi, so okay lang, sir. Kailangan po para transparent tayo rito. Ayoko naman pag-alis mo, mali ang bilang. E di, napurnada na tayo. Bilangin niyo, nakumpleto yan. Yan, ang laking pera yan, 29,242. Ang laking pera. Pero hindi gaman sa pera itong bayani natin. Okay. Tama ba, sir? Tama po. Okay. Sir, sino bang nakapulot sa kanila? Sir, ako po. Okay. Mr. Ronaldo, Idol. Sir Ronaldo, saan mo ba napulot yung wallet? Sir, ano, abang binabagtas namin pa uwi yung Ortigas extension na po. Delivery okay. po kami, gabi na, mga bandang alas 9. Alright. Saan nyo nakita yung banda? Sa Karsada, sir eh. Sa tulay. Sa kasada lang habang umaano kami. Oh, nang pagbukas nyo, bumabakap, binuksan nyo. Hinintuan namin kasi marami sasakyan eh. Pinapara ko pa nga. Tapos, ayun, pagkakuha ko, may umintong motor. Oh. Ang gulit yung mga kasama, bakit uminto? Pero kinuha ko na agad. Ah, may motor na uminto? Gusto sana kunin? Sana, siguro. Oh. Ayun na nakuha. Ayun, tinignan ko. Ayun, ang dami pala naman, sabi ko. Oh, anong sinabi niyo? Anong sinabi mo? Oy, mga kasama, dahil pera. Inisip namin agad na dito dalhin, sir. Kasi, ay, palakpakan agad, di nang dalong isip. Sir, syempre. Ayan ang bayani, talagang mga bayani. Kasi gusto namin kayo makita, Idol eh. alam niyo, sir, pag tanggap sa award, Klein, tatlo sila may medalya. Oh, tatlo sila bigyan. Thank you po. Ba, sir, talagang... nakataba ng puso yung isa sa mga dahilan para magsuli kayo para makita kami. Taga, sige, i-advertise mo yung inyong kumpanya. Okay lang. I-advertise namin yung TGP Pharma. Doon po kami. Makasama. Batiin mo yung makasama. Makasama namin driver. Sila Ketlon Tayaw, David, Toto, Marvin, Ray. Ray Emerenciana, Altice, Chris, Eric, ang dami sir eh. Mga 34 kami. Okay, ngayon, bigyan na natin kay sir. Ah, pero bago niyan, sir, pasalamatan muna. Maraming maraming salamat po. Thank you rin. Kasi hindi namin nalangga talaga yung ganun bagay. Hindi na po yung gantong tao. Oh, pasalamatan niyo sir ulit, one more time. Isa lang naisip namin sir. Ibalik talaga. Kaming tatlo, isa lang yung layunin. Mga netizen ha? Mga netizen. Pero nanginginig kami nung nawakan namin yung perang yan eh. Hindi namin talaga magagawin eh. At may pang... Ito na lang sa kapilang school. 1,000 pesos. Yeah. Alam ko na yung mga iniisip ng mga netizen. Ayan. Pero sir, meron din po ibibigay siya. Ah, meron! Ay, meron. Kayo mga netizen, advance kayo mag-isip ha. Nakasense. Labas mo yung 1,000 pesos. Pakita mo, sir. Galing sa ATC Healthcare Corporation. Sir, kasi nanonood sa ating ATC para yeah. ATC ha, binigay namin. Ano pa, plus mga, Idol, 1,500 worth of ATC products. Car mount holder from Cellboy, Comea 3Q. Siguradong quality, quantity at quick cook. Masarap talaga. And syempre po, Payless Car Care Center, part of PPC Asia Corporation. At alam nyo, Sir Ronaldo, Sir Michael, Sir Rogelio, babalik kayo sa katapusan ng buwan kung pwede. Magpaalam kayo. Bibigyan namin kayo ng award.
medalya, t-shirt, napakaraming regalo, plaque, okay? Sir, pwede ko kumbatiin yung supervisor namin. Sige, sir. Binabati ko nga pala si Rosendo Tulod, yung supervisor namin na mabait kasi sobrang siya yung nagpapunta sa amin dito. Ay, magaling. Palakpakan natin si Sir Rosendo. Actually nga, sir, pending pa yung biyahe namin eh. Di ay, palakpakan ulit, pangalong besti ko si Sir Rosendo. Nasa nabote si biyahe namin ngayon eh. Sabi mo yun, ay pangatlong besti si Sir Rosendo. Ay, pang-apat na si Rosendo. Okay. Sige. Eh, may saka yung... Sir, para makita ng mga netizen, abot mo na kay Sir, para makita ng mga netizen. Ayan, nag-abot na si sobrang si salamat, Sir. Oh, so, sobrang salamat daw. Sobrang salamat, Sir. Magkano bibigyan mo, Sir? 5,000. Wow! Kali! Wow! 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 So, super galante. Bilangin mo, pakita mo. Ayan mga netizen, ha? Huwag na kayo umimix. Ha? Tumahimik na kayo dyan. Quiet na nga lang daw sila, idol eh. Kali. Ang galing ba sa iyan o galing doon sa... Galing po kay Dexter. Ang galante naman tong si Mr. Lim. Palakpakan si Mr. Lim! Sir Dexter Lim, kung nanonood ka, napakagalante mo. Super galante ka, Mr. Lim. Okay. Tonto. Sabi niya. I-divide na nila yan. Sabi niya, saan sa lahat? Sir, pwede ba isang bati na lang yung asawa ko? Oh, sige, siyempre. Sir, bebe. Okay. Ikaw naman. Rowena Abrigo, I love you. 6,000, pari 2,000 sila, ano? Okay, oh. Happy-happy, sige. Kay Manilin Benasa, sa asawa ko, mahal na mahal kita, I love you. Wow, yung isa, sige. Binabati ko rin yung asawa ko, si Jilly Amito, tsaka yung mga anak ko, Ralph Sebastian, tsaka Zachary Hill. Sa akin din, sa asawa ikaw ko naman, si sir. Jennifer Daco at mga trabaho si Robin. Ayun, kaway mo kayo nat. Kaway tayo nat, kaway. Ay, sa buong pamilya ko. Ayun, okay. Salamat po sa inyong lahat. Una, mga bayaning tatlo, thank you. At itong sa representative, si Sir Darwin, thank you. Mabuhay kayo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. At kasi narin po kanina yung pharmacy. Alam niyo po mga kapatid, kailangan po ang isang tao, lalo pag tumatanda, nagpapakolonoscopy. Mm-hmm. Ako twice a year. Okay? Para maiwasan pong magtubuan kayo ng colon cancer. Yes po. Okay? Regular din po kayo magpapacheck up sa inyong doktor. Maraming dahilan kung bakit naging constipated ang isang tao. Unang-una, habang tumatanda yung bawat isa sa atin, na namamatay yung mga good bacteria. Kasi ang good bacteria, Sharissa, para yes, sa kalaman mo sa lahat, yan yung tumutulong sa digestion para maging maayos yung metabolism natin. Now, kapag madalas ka uminom ng antibiotic, namamatay yan. At kapag tumatanda ka. Another reason is sa lifestyle mo. Kinakain mong mga pagkain. Yung iniinom mong mga gamot. Nagdadagdag yun sa constipation. Now, kapag hindi ho kayo regular na dumudumi, malaking posibilidad na dapuan po kayo ng colon cancer. At yung hindi pagdumi sa isang araw ng regular, marami po mga implications yan. May itang ulo, irritable, matamlay, at hindi ganado sa magtrabaho. Totoo yan. Isa ako sa guilty dun sa lifestyle. Bakit po? Pagdating ko dito sa TV5, kukwento ko lang po to. Para malaman naman nila tungkol sa buhay natin, buhay ko sa TV5. Pagdating ko po dito, 10 o'clock, on the way pa lamang po, nagtatawag na ako. Habang nasakyan, tinatawagan ko po yung mga staff. Yes. Nagbuo-sisa kung ano yung mga sitwasyon. Yes. Pagdating ko dito, nag-i-interview ako. Yes. Yung mga taga-action center, off-air. Mm-hmm. Pagkatapos po na interview, hanggang 11:45, mag-news po ako. 11:45 to 12, 15 minutes yun. So, ang break ko, 12 to 12:30. Sa halip po na ako'y kakain, yung 30 minutes na yan, mag-interview po ulit ako. Yung tulad na ginagawa ko rito, kaya lang off-cam. Yes. Pagdating ng 12:30 to 1, mag-news ulit ako. Action sa tanghali. Now, anong ginagawa ko from 1 to 1:30? Pinakamataas na po yung 10 minutes na pagkain ko. Bakit?
dahil yung 20 minutes po, hatiin ko yan. Yung 10 minutes, yung 5 minutes, bibihis ako. 50 minutes habang maaari habulin ko para alamin ko kung ano mga istorya. At yes, kung po. Pwede, kung meron ako mga may interview, bago maisa lang. Okay? Isipin niyo po, 5 to 10 minutes, kakain ka ng lunch. Kung minsan po, 5 minutes lang talaga. Totoo yan. Ano nangyari? Para kung lumalamon lang. Nilulunok. Maka ano lang ng pagkain, idol. Para masabi lang may makain. At pag, habang nandito ako, tutuloy na, mag-news break po. Habang nag-news break, ako po itinutuloy kong trabaho doon. Nag-interview ako. Kabilang studio, yes. Ganun po yan. Tuwing break, nag-interview ako. Pagkatapos po ng programa, alas 4, interview ulit ako. Hanggang alas 5, hanggang alas 6 yan. After 6 o'clock, pupunta ulit ako ng office, magtatrabaho ulit ako hanggang 10 o'clock kadalasan. Yes. Stressful po. Sabi nga ng doktor ko noon, if I were you, stop. Kung pwede, mag-retire ka na. Sabi ko, Doc, o nga, stressful nga yung job ko, pero I'm enjoying it eh. Yan ang pinagkaiba mo sa ibang mga tao na na-stress. If you're enjoying your job, no matter how stressful is that, then kaya mo yan. Okay na okay yan. Kasi para, sabi ko, kasi Doc, sabi niya, anong pakiramdam mo pag nag-work ka? Eh, para ako naglalaro lang. Na parang isipin mo, Doc, na sa basketball, yung mga basketballista eh, trabaho nila, pero nag-enjoy sila habang nag-basketball. Parang ganun ako, sabi niya, then go ahead with your job. Now, pero sa bila niyan, nagkakaproblema po ako sa constipation. Yan ang isang dahilan kung bakit po yung ATC Healthcare Corporation nag-design ng isang gamot tulad sa mga taong kagaya ko. Hindi po ako nagbibiro. Diyan po yung concept ng gut right. Iginaya po sa lifestyle ko. Dahil ako po ay medyo nagkakaedad na, konti na lang yung good bacteria sa tiyan ko. At palagi akong stress at pag kumain ako, lamon, palagi ako nabubuturan, hindi natutunawan. Ito po, tuwing gabi iniinom ko. Pag gising ko ng umaga, inom ako ng isang, tuturuan ko rin kayo, inom ho kayo ng isang basong tubig. Kung kaya nyo ng dalawa, pwede. Pagkainom nyo po ng tubig, agad-agad, success. Walang sipyat to. At syempre, magkonsulta din kayo sa inyong doktor. Regular magpakonsulta po sa inyong mga doktor. Okay? Now, kapag kayo po hindi nakakatulog, katulog ko rin, dinisign sa akin to, because of stress ko, minsan hindi ako nakatulog. Why? Dahil pagdating ko ng bahay, after work, dami ko pag ginagawang trabaho. Saan? 1 o'clock ng madaling araw. Kung minsan, alas 3 po ako natutulog. Alam na mga staff yan. Yes, magugulat po. Na lang sila. Tinetext ko sila. Yes 3 o'clock. Po. Totoo po. Dahil after na ako mag-work sa office, sa bahay, then nanonood pa ako ng... Netflix. Netflix. Then nanonood po ako. Narcos. Para i-relax yung mind ko. Yes po. Kung minsan, nagbabasa ako. Pero pag ganun pala, hirap ka na makatulog. Mm-hmm. Lalo pa iniisip mo yung anong gagawin ko bukas. Ito po yung good night. Dinesign po itong good night at saka itong gut right ng ATC sa mga taong katulad ko. Now, ito naman pong mga taxi driver na ayaw pong matulog. Matulog, gusto nyo malakas, ganado, robust energy capsule. Talagang gising kayo nito, malakas kayo. Sana bibili mga yan. Yung good night saka gut right, yan po ay sa Lazada lamang at saka sa Shopee. Matatawagan po yan sa 353-0388 353-0390 food supplement po yan kaya walang hindi delikado. Okay, food supplement mga yan. Same thing as robust energy. Itong robust energy naman, ito po kasi marami nagreklamo palagi na lang Shopee sa Lazada. Meron ba yung mabibili namin pagpunta namin sa Mercury? Meron na po. Yan oh, robust energy. Okay? Okay. Idol, yung 10% idol. Ah, oh, tama. Yes. At dito po 10% po nito, ng income nito, tie up po kami ng ATC para mapunta po sa foundation. Ito po yung mga pera na ngayon na ibinibigay namin tulong. Katulad nitong may pumuntang OFW rito. Bumili nga si Cherry Baile. Okay, natin si Cherry Baile. On the spot, nung sabi niya, 2 years siya naghirap doon at pagbalik niya rito, na yung nawala mga gamit. Ano na pala nangyari dito? Alika rito, ano? Kita mo. Wait lang, alika idol. Rito. Sino po yun? Yung nawalan po ng...
gamit, di ba i-CCTV natin? Sino ba yun? Tanda mo yun? Yung ba yun? Yung gamit niya, inasalisihan siya? Yung sa Grab po ba yun? Hindi, nasalisihan siya tapos may pinagbintangan na lalaki, may kasama ko siyang babae na yung buhok niya yung maiksi. Diyos ko, yung memory ako. May na memory mo, ano? Ito, talo kayo, ano? Hindi ko na maalala. Hindi mo tandaan? Hindi ko na po. May pumunta rito, OFW, 2 years siya doon sa Kuwait ba yun o Riyadh? Hindi, pero I'm sure OFW siya. Dumating siya ngayon sa airport, pero siya nakilala. Ah, naalala ko na, idol. Yung bakla ni ano? Yung sa LGBT. Huwag mo sabihin bakla. Oo. Pangit yan. Okay, Lirik, rito. Ano nangyari doon sa kasong yun? Lapit ka. Di ba dapat titingnan yung sa ano sa CCTV? Nakausap ko na si yes, General Manager Monreal. Sabi niya, papuntay mo na rito. Hindi, naulit-ulit the other day. Nagpakitaan na ba ng CCTV? Yes po, sir. Nakita na po. Pati po yung doon sa convenience store na CCTV, nakita na rin po. Hindi po siya, hindi po yung lalaki na napagbintangan. So, maghaharap po sila ulit with si Sir Mon. Dito? Para, doon po, opo, para mag ano na, hindi talaga po sila. Pero sinabi na po ni OFW na complainant natin na hindi po talaga siya. Kasi nakita niya yung CCTV. Nakita na po, sir. Ang right. Layo po. So, gusto ko pupunta sila dito, mag-public apology itong yes. Atong OFW. Okay, thank you. Tsaka po, sir, bibigyan din po tayo ng kopya ng CCTV footage. Very good. Now, okay na. Now, naawa po ako dun sa OFW. Antimano, sabi ko, bibigyan kita ng 100,000 pesos. Yes po. 100,000. Walang kabog-kabog. Saan galing po yung 100,000 pesos? Ayan po. Sa 10%. Ayan. At marami pa po mga 100,000. Baka meron pa niya more than 100,000. Kung kinakailangan po, pagamot. Mm-hmm. Manggagaling po yan dito sa 10%. Marami po kayong mamatutulungan kami na hindi naman po kakayanin ng sweldo. Kasi kung sweldo lang po sa TV5, although okay naman sweldo ko rito, maganda naman. Pero kung by the hundreds and hundreds ang pinamimigay ko every now and then, hindi kakayanin. Kaya dito ho kaasa. Okay. Okay. Idol, news break muna po tayo. Okay. Okay.